Hi guys, sa magandang araw, lalo-lalo na po sa ating mga 5-9. Welcome back to my channel. So sa araw na ito mga 5-9, ang pag-uusapan natin is regarding sa mga busted lights, no? Or mga punting ilaw, no? Sa ating area, yung mga napapansin natin. So paano nga bagawan ng information report yung mga ganong problema? So syempre, before yung mga 5-9, intro muna tayo. So yun mga 5-9, siyempre ang pag-uusapan natin is regarding sa report pa rin, no? So paano natin gawan ng information report yung mga busted lights or mga busted fluorescent lamp sa ating area of responsibilities, no? So kailangan kasi kung yan mga 5-9 is mabigyan agad natin ng attention, no? Yung mga ganyang problema, kahit sabihin natin maliit lang na problema yan, pero kadalasan po mga 5-9 is yan po ang nagiging cause ng sunog or fire incident. So, kaya dapat hindi natin ibaliwala yung mga ganyang problema, lalo na regarding sa electricity. So, yun, mahirap po yun natin na, kumbaga, mahirap natin yung ma-detect kung kailan darating yung problema na ganyan, no? Bawa mga busted lights na, tapos pinabayaan natin. So, pag nagkaroon ng short circuit, so pwede po yan umapoy at magkaroon po ng sunog. So, dapat ay maging aware tayo sa ganyang mga problema. So, dapat immediately, ay mabigyan agad natin ng information ng ating management through sa ating OIC, no, siyempre, para kahit papano ay ma-inform agad sila para mabigyan agad ng garantisyon, no? Siyempre po, kung bago ka pa lang po sa ating channel, sana po ay huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. At siyempre, pag-hit mo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na susunod po natin i-upload. So yun mga 5-9, dito na tayo ngayon sa ginawa kong halimbawa ng report, no, regarding sa busted fluorescent lamp or busted fluorescent light, no. So isa itong information report mga 5-9. Okay, so syempre, no, kapag gumagawa tayo ng report, syempre lalagay po natin unang-una yung pangalan ng ating agency sa pinakataas, no, yan. Then sa baba yung ating pwesto. And of course, yung address, no? Okay? Then, next, sa baba is yung date to through subject, okay? So, sa date po, kung kailan na ginawa yung report. And then, sa to, of course, papunta sa inyong detachment commander, okay? Or sa inyong OIC, no? So, sa through, syempre dun sa inyong shipping charge, or SIC, no? So, this is subject, mga 5-9, so ilagay natin dyan is information report. So isa itong information report mga 5-9, no. So then nilagay natin sa baba busted fluorescent light at admin area. So yun ang bawa, no. Kumbaga yan ang pinaka nilalaman ng yung report dun sa RE, no. Okay? Then sa baba mga 5-9, lalagay ko diyan yung summary, facts of the incident, action taken, then recommendation, no. So sa summary mga 5-9, so, ilagay natin yung what, when, where, no? So, hindi ko na nilagay yung who dyan mga 5-9 kasi nga wala namang ibang involved kundi ako lang din. So, kumbaga ako lang din ang nagbigay ng information. Wala namang ibang involved dyan na tao. So, ako lang nakapansin na sa mga ganyang bagay. So, ako lang involved dyan. So, hindi ko na nilagay yan sa summary dahil nilalagay ko na rin dito yung pangalan sa baba. Doon sa pinakababa, no? So, ilagay na natin dyan. So, understood na yan mga 5-9, no? Okay? So, yan na sa what, ano ba yung report mo? Or ano ba yung nangyari, no? So, lagyan natin yan, busted fluorescent lights. Okay? Then sa when, kung kailan mo na-discover or kailan mo napansin yung ganyang issue or problema, no? So, yan nakalagay November, nabawa, November 20. 2022 17 na 20 hour, no? So yan din. Then sa where, siyempre kung saan yung kung saan mo napansin, no? Or saan yung may problema. So ayan na admin office area. Okay? Then sa facts of the incident mga 5-9, no? Dyan sa number 2, no? So dito na natin yung i-describe sa salaysay yung napansin nating problema or issue, no? So yan, no? Halimbawa na mga 5-9, please be informed that on or about 17:20 hour, no,
dated November 20, 2022. While the undersigned conducted round-robin inspection around my area of responsibilities, I spotted blinking fluorescent lamp at admin area. Yan. The undersigned immediately proceeded to the said area for double checking for possess, and I noticed that there are three pieces of busted and blinking fluorescent lamp in the whole admin office. Yan. So hindi lang pala isa yung nakita mo ng problema, no? So yan, na-discover mo pa. So meron pa palang ibang problema, okay? Then immediate replacement is needed for those busted fluorescent lamp to avoid fire incident. Yan. So kailangan talaga diyan ay kumbaga mabilis ang action, kasi nga ay pwedeng maging cause ng sunog yan. Okay? Sa facts of the incident, mga web 9, andyan yung how and of course yung why. So yan, no? How, paano mo napansin yung ganyang problema? Siyempre, ayun nga ay nagkanda ka ng roving inspection. Kaya yun, siyempre, nadaanan mo, napansin mo, no? So, why? Bakit mo naman na pansin, no? Kasi nga, may nakita kang nagbiblink-blink na, kumbaga, fluorescent lamp. So, kaya yun, na-discover mo, no? Na meron palang problema na ganun, no? Meron palang mga busted lights. So, yun. So, dito sa action taken, of course, no? So, lagay natin dyan is, yan, number one, no? Take note at the logbook the time when the subject discovered, no? O kaya yung problem discovered, kung kailan mo na-discover. Siyempre, ilalagbook mo para sa reference. And then, siyempre, dapat ay pipicturan mo rin yung problema para i-attach mo dun sa inyong report, no? Kailangan meron tayong picture. Yun, sa pangalawa, nakalagay dyan, talk pictures for reference. So, yun na nga, no? Yung binanggit ko kanina. So, kailangan nating picturan, no? Para kahit pa paano ay meron tayong reference, no? Para meron tayong i-attach sa ating report, okay? Then, pangatlo, no? Inform all concerned through reporting in adherence of problem escalation charge as warranted. So, yun nga, no? Gumawa ka ng information report, siyempre, para ma-inform mo sa mga kinaukulan kung ano yung problema. At of course, para mabigyan ka agad ng solusyon, no? Para siyempre hindi na lumala. Okay? So, doon na sa recommendation, mga 5-9, pwede tayo maglagay ng recommendation, no? Diyan sa pang-apat, no? Number 4, no? Recommendation, halimbawa ito mga 5-9, so hindi naman ito gaano applicable sa inyo naman kung maglagay kayo ng recommendation. Kung meron ko yung magandang recommendation, so much better, no? So, halimbawa lang ito na recommendation, mga 5-9, okay? Request for immediately replacement for the subject busted lights to avoid short circuit or explode and lead to fire. Yan, sinasabi ko kanina, no? So, kailangan dyan ng kumbaga agarang action dyan sa problema na yan, kasi pwede yung pagmula ng sunog. Yan, no? So, sa baba, lagay natin for your information and reference, then prepared by, siyempre sulat mo yung pangalan mo dyan. Then, yan, security guard din ang yung signature. Yan. So, napakadali lang mga 5-9, no? So, yan, makita mo na natin is detalyado naman yung report natin. So, kompleto pa rin mga 5-9, no? Kung inyo pong maintindihin, no? So, andyan pa rin yung 5W1H, no? Okay? So, yan mga 5-9, maraming salamat po. Sana po ay meron kayong natutunan kahit pa paano. So, maraming salamat po mga 5-9.